prayer to San Lorenzo Ruiz. O God, our loving Father, your Son Jesus Christ delivered himself in sacrifice to you for the love of humanity. Inspire us to love you with all our heart to the point of sacrifice. Your providential hand led your servant San Lorenzo Ruiz and companions to the land of Japan to imitate the sacrifice of Christ and to proclaim the gospel of truth and the message of salvation. He beseeches you through the intercession of these holy martyrs that we be given the grace of remaining faithful to you always as they did, that the light of the gospel illumine all corners of our Christian motherland and of all countries near and far for your greater honor and glory and our sanctification. We ask you this through Christ our Lord. Amen. San Lorenzo Ruiz and companions, pray for us. Magandang umaga po. Tayo po'y nasa 18 ng linggo ng karaniwang panahon. Ang mamumuno po ng ating banal na misa ay ating kura paroko at rektor na si Reverend Father Andy Ortega Lim. Magsitayo na po ang lahat. Somebody.
Mabuting araw po sa inyong lahat. Mabuting umaga din po, Father. Simulan po natin ng banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Bilang paghahanda sa banal na misa, atin munang aminin ang ating mga pagkakasala. Sabay-sabay po tayo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang kay sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggang. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, panatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Magsiyo po na pong lahat. Hindi tiyak ang tunay na kaligayahan sa mga ari-arian at anumang gawain ng tao. Tanging Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Pagbasa mula sa aklat ng mga ngaral. Walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay, sinabi ng mga ngaral. Lahat ng ginawa ng tao'y pinamuhunan niya ng karunungan, kaalaman at kakayahan. Ngunit pagdating ng araw ay maiiwan lamang sa susunod sa kanya.
Ito may walang kabuluhan. Anuman ang gawin ng tao ay nagdudulot ng kabiguan at sakit ng kalooban. Anumang gawin ng tao'y nagdudulot sa kanya ng balisa at hinanakit. May mga gabi pang hindi siya makatulog sa pag-iisip. Ito man ay walang kabuluhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Yaon taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ansanlibong mang taon ay parabang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis, parang damo sa umagang tumubo sa panaginip, parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumabi, nalalantad, bulaklak ay nalalagas. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Poon, amin kang tahanan noon, ngayon, at kailanman. Kung umagay ipadama yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin may galak ang aming awit. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Poon, amin kang tahanan noon, ngayon, at kailanman. Pinapayuhan tayo ni San Pablo na ituon ang ating mga puso sa mga bagay na makalangit. Ang kaganapan ng buhay ay hindi magwawakas dito sa lupa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakitan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo, at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya, at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati na mga gawa nito, at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala ng pagkakaiba ang Grego at ang Hudyo, ang tuli at ang dituli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin
at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat at siya'y suma sa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Mapalad ang mga dugha na tanging Diyos na lumikha ang pag-asa at adhika. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana." Sumagot siya, "Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghari ng mana ninyo?" At sinabi niya sa kanilang lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan." At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinghagang ito, "Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana." Kaya't nasabi niya sa sarili, "Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Ah, gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian at sasabihin ko sa aking sarili, 'Ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahingan na lang ako, kakain, iinom at magsasaya.' Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, 'Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na hinihanda mo?' Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na pong lahat. Muli po ay mabuting araw sa inyong lahat. Ngayong pong linggo ay ang 18th linggo sa pangkaraniwang panahon, 18th Sunday in Ordinary Time. At sa Ebanghelyong ating narinig, nagbibigay ng isang kwento si Jesus
ang kwento ng mayamang hangal, the story of the rich fool, ang mayamang hangal. Sapagkat nagulat siya sa dami ng kanyang ani, kaya sabi niya, anong gagawin ko? Pinag-iba niya ang kanyang bodegang maliit, nagpatayo ng mas malaking bodega para mas marami siyang maitago. At sabi niya, di ko na kailangan magtrabaho, kundi magsaya, uminom, kumain. Pero sabi ng Diyos, kukunin ko ngayong gabi ang iyong buhay. Ang tanong ni Jesus, kanino mo pupunta ang kanyang pinaghirapan? Namatay nga yung mayaman, iniwan ang lahat ng ari-arian. Kaya ang tawag sa kanya ay ang mayamang hangal, the rich fool. Hindi naman po talaga masama ang kayamanan. Ang kayamanan ay mabuti. Sino bang taong ayaw yumaman? Kaya nga tayo nagsusumikap, nagsasakripisyo para umangat ang buhay, umulan ng buhay, maging maalwan ng buhay, gumaang ang buhay. Lahat naman ang tao gusto ng yumaman. Wala naman sigurong ayaw yumaman. Sapagkat mabuti naman talaga ang kayamanan, hindi siya masama. Pero ilang bagay ang ipinapaalala ng mga pagbasa ngayong linggo ukol sa kayamanan. Una po, pinapaalala ng mga pagbasa, lalo ng Ebanghelyo, sa Ingles, what lies beyond wealth? Ano ba ang higit sa kayamanan? What lies beyond wealth? Because when we die, we will leave everything behind. What lies beyond? Kaya nga, sa ikalawang pagbasa, sa sulat ni San Pablo sa mga Kolosa, sabi ni San Pablo, pagtuunan din ng pansin ang mga panlangit na bagay. Ang kabutihan, ang katapatan, ang pagkipagkapwa, ang pagmamarasakit. What is above, not only what is on earth, but above the earth. Mga panlangit, yun ang sinasabi. At lagi nating tatandaan, everything that we see in this world will pass, and we too will pass. And let us never forget what lies beyond this world, what lies beyond what we see, what lies beyond our life. There's something beyond this lifetime. Kasi lahat iiwan. Ang patron po ng mga arkitekto at ininyero ay si Apostol Santo Tomas, Saint Thomas the Apostle. Ayon sa tradisyon, pinadala siya sa India. At nakilala siyang mahusay na manggagawa, magpatayo ng bahay. Kapag niya sa India, nalaman ng hari noon, si Haring Gundafor. Pinatawag si St. Thomas Apostle. Sabi ni Haring Gundafor, igawa mo ako ng palasyo. Magandang palasyo. Siyempre, binigyan siya ng pera ni King Gundafor. Nagsimula na si St. Thomas the Apostle. Lumipas sa mga araw, pinatawag siya ng hari. Gusto ko makita ang aking palasyo. Sabi ni St. Thomas the Apostle, hindi niyo pa po makikita ang inyong palasyo. Lumipas naman ang panahon, tinawag ulit St. Thomas the Apostle ni King Gundafor. Sabi ng hari, gusto ko talagang makita ang aking palasyo. Pero sabi ni St. Thomas the Apostle,
hindi niyo makikita ang inyong palasyo. Kaya nagalit si King Gundafor. Pinuntahan yung lugar. Laking gulat ni King Gundafor, wala nakatayo kahit isang poste. Para siyang niloko ni St. Thomas the Apostle. At gustong ipapatay ni King Gundafor si St. Thomas the Apostle. Pero sabi ni St. Thomas the Apostle, ang inyong palasyo ay hindi sa lupa, kundi sa langit. What I have built you is a heavenly palace. Lalo nagalit yung hari. Para makong nililoko, binigyan kita ng malaking pera, wala akong nakitang palasyo. Pero yung kanang kamay ni King Gundafor na naginip at nakita niya sa kanyang panaginip, yung heavenly palace, makalangit na palasyo ni King Gundafor. At sabi nung kanang kamay, mahal na hari na naginip ako, tunay nga, nakita ko ang inyong palasyo sa langit. And King Gundafor was converted and was baptized as a Christian by St. Thomas the Apostle. Yung pala yung perang kinukuha ni St. Thomas, pinamibigay niya sa mga nangangailangan. We must always remember what lies beyond this world. Our wealth ends in our death. In death, it's beyond our control. Hindi naman masama ang kayamanan. Pero wag lang nakatuon sa mga bagay-bagay sa mundo. We must always look beyond what we see, what lies beyond. Lahat naman yan lilipas, pati tayo lilipas. Lahat ng bagay kukupas, pati naman tayo kukupas din. Kayo mayamang hangal, sayang, ang dami niyang naimpok, ang dami niyang naipon. Pero nung gabing yun, na magsisimula pa lang siya mag-enjoy, sabi ng Diyos, kukunin ko na ang buhay mo. Kukunin ko na ang buhay mo. Pangalawa po, pinapaalala din ng mga pagbasa ng anumang bagay meron tayo ay pagkakataon para mas mapalapit sa Diyos at sa kapwa. They are not intended for ourselves. It is intended for others. Tingnan niyo po, ba't nag-iipon ng ama para sa kanyang pamilya? Bakit nagpupundar ng mga magulang para sa kanilang mga anak? Ba't nagpupundar ng kapatid para sa kanyang kapatid, para sa kanyang mga pamangkin? Kung iisipin natin, lahat ng ating pinipundar, kung tutuusin, hindi naman para lang sa atin. Alam natin sa isip natin, para sa magulang ko, sa kapatid ko, pamangkin ko, sa pinsan ko, sa kaibigan ko. We may not be aware of it. Hindi natin na mamalayan. Pero lahat na pagsumikap ng tao, may pinagdalaanan. At yun naman talaga ang layunin, bakit tayo binibiyayaan ng Diyos? Hindi para mapalayo sa Kanya. Hindi para mapalayo sa iba. These are instruments, mga pagkakataon, para mas mapalapit sa Diyos at mas mapalapit sa iba. Kaya kapag may nilalapitan ka at hindi ka pinagbigyan, para nasisira ang ugnayan, ayaw man lang tumulong. Nasisira ang ugnayan. Pero pag minalapitan ka at tinulungan ka, parang nagkakaroon ng ugnayan. Kaya tayo may mga bagay-bagay sa buhay to make us closer to God and to make us closer to others.
not to isolate ourselves. Hindi tayo para mawalay. Kaya kung minsan, when a person has so much in life, it tends to forget about God. He even tends to forget about others, like the rich man. Kala niya hindi siya mamamatay. Siya lang. Sa bodega lang niya puno, siya lang mag-isa. Maganda pong basahin niyo yung sa Proverbs, Aklat ng Kawikaan sa Pilipino. Sa Ingles, Book of Proverbs, chapter 30, verse 7 yata yon. Sabi dun sa Aklat ng Kawikaan, Panginoon, huwag mo ako bigyan ng kahirapan o kayamanan. Bigyan mo ako ng sapat lamang. Pag binigyan mo ako ng kahirapan, baka ako'y magnakaw at madungisan ko ang iyong pangalan. Pag ako naman ay sobrang yaman, baka ikaw ay aking makalimutan. Nasa Aklat ng Kawikaan po yan. Kapitulo 30. Proverbs chapter 30. Neither give me wealth or poverty. If I experience poverty, I may steal and profane your name. If you give me wealth, I may forget you. Yung tama lang, yung sapat lang. Kaya tayo binibiyayaan para mas mapalapit sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat, Lord. Lagi mo akong binibiyayaan. At para mas mapalapit sa kapwa, ginagamit tayong instrumento ng Diyos. Kung anong meron tayo, these are instruments to be closer to God and to be closer to others. At pangatlo po at panghuli, pinapaalin ng mga pagbasa na tayo yung mga katiwala lamang. Hindi katiwaldas. Katiwaldas. Katiwala. We are simply caretakers, stewards. In the end, we will leave everything behind. At kung tutuusin po, lahat ng bagay sa mundo, it is being handed down to generations and generations. Wala naman talagang tayo nadadala. Lahat ng meron tayo, iiwan natin. At yung pinag-iwanan natin, pag nawala, iiwan din nila. Everything has been handed down through generations. And that is our experience. Because no one can bring anything with him. No one can bring anything with him. Kaya nga sa unang pagbasa, sa aklat ng Ecclesiastes, sinasabi, walang saysay, walang kabuluhan. Lahat pinaghihirapan, ginagamit ang kaalaman, pero iiwan din. Yun ang sinasabi sa unang pagbasa. Marami tayong pinaghihirapan daw. Ginagamit natin ang ating kaalaman. Ginagamit natin yung ating lakas. Pero pagdating ng panahon, iiwan din. Kaya sabi sa aklat ng Ecclesiastes, walang saysay. Pinaghirapan mo, iiwan mo din. Alam naman natin yan. Ako alam ko po yun dahil isang kapatid ko died at a very young age. At the peak of her career, at the prime of her life. She had so much in life. Really so much. Sa isang iglap, she passed away. Nasabi ko, ganun pala ang buhay. Tama si Ecclesiastes sa unang pagbasa. Pinaghirapan at iiwan din. Kaya, pinapaalala sa atin na tayo katiwala lamang. Pagdating ng panahon, ibabalik natin, iiwan natin. Kaya mahalaga,
maging mabuting katiwala. At kung anong meron man tayo, huwag lang gamitin. Gamitin ng mabuti. Let us not only make use of what God has given us. Ang mahalaga, to make good use of what God has given us. It is so easy to use. Gamitin mo ng gamitin mo, gamitin ng gamitin. Pero iba yung to make good use. Yun ang mahalaga. Make good use, not only to use. As stewards, as caretakers, God has entrusted us, and let us make good use. Because time will come, it will be taken away from us. Sa linggong ito, kalabing walong linggo sa pangkaraniwang panahon, pagdasal natin sa Diyos, patuloy tayong biyayaan ng mga sa ating mga pangangailangan at naway patuloy tayong maging mabuting mga katiwala. Magsitayo pong lahat at sabay-sabay natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tanging ikaw lamang, Diyos, ang makapupuno sa aming kakulangan at pagnanais sa buhay. Kami dumadalangin sa iyo upang mapuspos mo kami ng iyong walang hanggang biyaya at pagmamahal. Sa bawat kahiningan, Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, patuloy ka nawang magpadala ng mga mabubuting manggagawa para sa iyong simbahan na siyang mga ngalaga sa iyong mga tupa laban sa kasamaan, kasakiman at iba pang makamundong asal. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, pukawin mo ang puso ng bawat namumuno ng mga bansa upang maiangat ang buhay ng bawat nangangailangan, lalong-lalo na ang mga walang kakayahan at oportunidad na umahon mula sa kanilang kahirapan. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, palakasin mo nawa ang loob ng bawat kabataang nagnanais na maglingkod bilang pare, madre, relihiyoso't relihiyosa, katekista, at mga laikong leader ng simbahan. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, mapagtanto nawa ng mga sakim at ganit sa luho ng mundo na ang tunay na kayamanang hindi mananakaw, maglalaho at mapapawi ay matatamasa lamang sa iyong kaharian. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, salubungin mo may galak ang mga kapatid naming pumanaw, lalong-lalo na yaong mga taus-pusong naglilingkod
at tumulong sa kanilang kapwa sa abot ng kanilang kakayahan. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Sama din natin sa ating panalangin ng mga pasalamat at kahilingang alay sa misang ito at sa mga nagdiriwang ng kailang kaarawan at anibersaryo, patuloy na ba sila magpalain at para sa kagalingan ng lahat ng may karamdaman. Ngayon din para sa kaluwalhatian ng lahat ng kaluluwa. Sa katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga panalangin at mga kahilingan. Ama, makita nawa namin ang iyong kaharian bilang natatanging kayamanan na hindi kailanman kukupas. Gawin mo kaming malugod sa pagtanggap sa iyong buhay na walang hanggang. Mihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na pong lahat. Sa pagiging
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iusanang kalugdan at kami gawin mong haing sa iyo laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sang katauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay. Nang anak mo naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na mga anghelang isiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po. Ama naming banal, ikong bukal ang tanang kabanalan kaya't sa pamamagitan niyang Espiritu, kaya'y banal mga kaloob na ito kumpara sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, piniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin tong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang apo na linawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Magsitayo na pong lahat.
ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin siyang tinapay niya na bibigay buhay at ang kalis ng kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Arsobispo, ang lahat ng obispo, mga pari at diakono. Alahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol, ni San Lorenzo Ruiz at mga kasama, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Atin pong awitin ang Ama namin. Adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Si Jesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inanyayahang makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Announcement, Second Collection. Magkakaroon tayo ng second collection bilang pakikiisa ng alay kapwa sa mga apektadong dioseses at pamilyang naapektuhan ng lindol sa Abra. Kapistahan ni St. John Marie Vianney. Inaanyayahan po ang lahat sa ikauna hanggang ikatatlo ng Agosto para sa Triduum sa Kapistahan ni St. John Marie Vianney. At sa ikaapat ng Agosto, Kapistahan ng St. John Marie Vianney, ang Fiesta Mass ay sa ganap ng alas 12:15 ng tanghali. Holy Hour. Sa ikalima ng Agosto at tuwing unang Biyernes ng buwan, ganap na alas 3 ng hapon, inaanyayahan po ang lahat para sa Holy Hour sa loob ng simbahan. First Saturday Rosary. Sa ika-anim ng Agosto at tuwing unang Sabado ng buwan, ganap na alas 3 ng hapon, inaanyayahan po ang lahat para sa pagdarasal ng Santo Rosario sa loob ng simbahan. Maraming salamat po. Magsitayo pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ayong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Salamat po sa inyong pagbibigay sa second collection. Sumulat ang Catholic Bishops Conference of the Philippines na magkaroon ng Alay Kapwa Second Collection sapagkat humihingi ng tulong ang mga taga-Abra, Mangged at Ilocos, mga simbahan, obispo, mga pari at yung kanilang mga nasakupang pamilya. Salamat po sa inyong tulong. Ipapadala po yan sa mga nasalanta ng earthquake sa Northern Luzon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, umayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Salamat sa Diyos. Mabuting araw po sa inyong lahat.